mag-i-start na tayo mag-vlog. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay. So, ang ating recipe is buko salad. Mag-start na tayo. So, kailangan natin ng fruit cocktail. Ayan. And nata de coco. And cheese. Hidden cheese. Pineapple tidbits. Pero aalisin natin yung juice. And cream corn. Ayan. Pwede kayong gumamit ng whole corn. Pero mas prefer ko kasi yung cream corn kasi mas malambot siya. Ayan. And raisin. Konti lang siguro, mga kalahati lang. Or optional din. Meron kasing iba na hindi mahilig sa raisins. Condensed milk and so angel all-purpose creamer. So pwede rin kayong gumamit ng Nestle all-purpose cream. And syempre, of course, yung ating buko. Ayan. Mag-start na po tayo. Anyway guys, pwede rin kayo maglagay ng kaong. Aside sa nata di coco, pwede po kayo maglagay ng kaong. Pero hindi ako naglagay ng kaong kasi hindi kami mahilig sa kaong. Sayang kasi if maglalagay ako ng kaong, tapos hindi rin naman makakain. So hindi ko lang siya nilagyan ng kaong. Pero yung iba na may gusto ng kaong, pwede nyo pong lagyan ng kaong. So sa fruit cocktail po, Del Monte po talaga yung favorite ko na brand. Kaysa sa ibang brand. Ito kasi masarap talaga siya. Para sa akin ha, mas masarap talaga sa buko salad ang Del Monte kaysa sa ibang brand. So anyway, pwede kayong gumamit ng ibang brand, depende po sa inyo. Pero kung ako po yung tatanungin, mas masarap po yung Del Monte. Kasi subok ko na yung lasa nito eh. Masarap siya. Hindi matigas yung mga ano niya. Yung mga fruits niya, hindi matigas. Next is nata de coco. Yan. Pwede kayong gumamit ng ibang color other than red. Ito, cream corn. Pwede rin kayong gumamit ng whole corn ha. Mas bet ko lang talaga ang cream corn kasi mas malasa siya. Tsaka malambot yung corn niya kaysa sa whole. Ayan, wala akong malaking sandok. Hindi kami prepared kasi ganito lang pala ang meron. Then next is tidbits. Ayan, all purpose cream. Wala kasing can opener dito. Kaya hindi maganda yung pagkakapukas. Hindi rin kami nagdala kasi akala namin may can opener. Wala din. So siguro dahil hindi naman magluluto. Bawal din naman. Not allowed din naman na magluto. Siguro hindi masyado rin naman magagamit ang can opener. Kaya hindi sila naglagay ng can opener. So mahirap talaga kasi ang ginamit lang ng husband kong pang-open ng lata is kutsara lang pala ginamit niya pambukas. DIY. Kaya effort na effort siya magbukas. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano niya binuksan. Yung isang all-purpose cream, pinapabuksan ko pa po. So ito muna, nang una niyang binuksan yung ano. Yung isang all-purpose cream is pinapabuksan ko pa. So yan. Parang pampakulay lang siya. So next po, maglalagay po tayo ng buko. Ayan, 1 kilo po ito. 1 kilo po na buko. Ayan, piliin nyo po yung buko na hindi siya matigas. Yung ano lang siya, tama lang. Pang buko salad talaga, hindi pang bukayo. Antayin lang natin yung isang Nestle cream para mas maging creamy siya. Haluin natin siya. So, ang hirap, walang can opener. Wala din kaming panghalo na malaki. So, sorry guys kung medyo hindi prepared yung vlog ko na to kasi nasa vacation kami ngayon, nasa Tagaytay kami. So ayan, gusto ko lang na anywhere we go, kahit saan kami magpunta is makapag-share ako ng recipe sa inyo.
Eden cheese. Ang dami no. Ang creamy niya. Ang ganda rin gamitin yung angel kasi ma-creamy siya. Masarap din naman siya. Ayan. So, pagka bumili kayo ng buko, piliin nyo yung ano, yung malambot lang, yung mura pa. Kasi, yung iba kasi pagka bumili ka, binibigay nila yung mga pangbukayo na. So, masarap talaga sa buko yung medyo, ano pa, yung medyo mura. Malambot-lambot pa yung buko niya. Yan yung mga ganito. Huwag yung sobrang tigas na kasi hindi na masarap sa salad yung matigas na buko. Hindi na siya bagay pang buko salad. Hi guys! So today, nandito tayo sa veranda ng Wind Residences and mag-taste test na po tayo ng ating buko salad. Ayan. Ang sarap niya. So, ang sarap kumain ng ganito, lalo na yung ganito na panahon na ang init ng araw and mahangin-hangin. Tapos, ayan, nandito ka sa view ng Taal. Ang sarap niya. Yan, tikman na natin. Ang sarap. Sobrang creamy niya. So, madali lang ang ginawa nating recipe today. Kasi nga yun, gaya ng sinabi ko, mahirap kasi bawal magluto. Ayan, sarap. Ang creamy. Sarap. Medyo maingay yung mga sasakyan. Ang Wind Residences kasi malapit. Tabi lang siya ng ano eh. Tabi lang siya ng kalsada. Medyo maingay. Sumada? Ang ganda ng view oh. Ang sarap. Ang sarap niya lalo pag malamig. Ang sarap. Ang ganda ng Taal. Medyo mainit. Mainit ang araw. Sarap po. So yun, that's it guys. Samahan niyo ulit ako next time, next vlog natin. So yun. Let's see. Don't forget to subscribe guys. And click the notification bell para lagi kayong updated. At saka pag may mga i-upload tayong bagong videos and recipe, lagi po kayong ma-notify. Let's see. Thank you and God bless. Have a nice day.